Magandang hapon mga katuyo, katatapos ko lang maglaba. Gusto ko sana magpahinga kaso kinukulit ako ng aking mister doon sa inihigaan ko. Kaya ang sabi ko magluluto na lang ako ng merienda namin. Inutusan ko nga dyan si Ruben na bumili muna ng saba ng saging, wrapper at asukal. Kaso hilaw pa itong binili ni Ruben na saba. Kaya sabi ko si Justin na lang ang bumili. Sabi kasi dyan ni Ruben wala na daw saging. Nasa bayan tayo, kaya marami yan. Di lang siguro ikaw naganap. Ang sarap mo talaga utusan, Ruben. Nakakatuwa ka. Anyway, pinaghiwalay-walay ko na muna itong wrapper habang nagaantay kay Justin. Salamat, Ate Idang, sa langkang binigay mo. Dapat nga wala na itong langka na ito eh, kasi noon pa gusto ko na itong papakin. Sobrang bangwat, anong sarap pa. Mabuti na lang napigilan ko ang sarili ko. Eh di ngayon, may pangmerienda kami. Pagkatapos kong intindihin yung rapper, dumating na rin si Justin. Basta talaga si Justin ang inuutusan ay may nahahanap talaga. Si Ruben kasi ay nahihiya magtanong. Ganito ang gusto kong saging. Gagawa kasi ako ngayon mga katuyo ng turon with langka. Mabuti na lang at tinulungan ako ng aking mister para madali din kaming matapos at makamerienda na. Ito palang proseso ng pagluluto namin ng turon ay napanood namin sa TikTok. Ginaya lang po talaga namin. Parang masarap kasi doon sa video, kaya itry natin. Sa TikTok na napanood namin ay walang langka. Ito lalagyan namin ng langka. Total may langka naman kaming nabili. Este, may nagbigay pala. Mabuti na lang talaga tinulungan ako ng mister ko. Lalong masarap ito kasi nga nagtulungan kami. Dati mga katuyo, palagi naman ako naggagawa ng merienda. Nung naubos na ang aking recipe, nanawa din ako sa pagluluto. Minsan nga ginagaya ko na lang din yung mga recipe ko sa napapanood ko sa TikTok. Lahat naman ang ginaya ko ay masasarap. Laging nagugustuhan ng aking mister at doon dalawang tropa. Siyempre, hindi mawawala sila. Kasama sila sa buhay namin. Kaya nga lumalaki na yung katawan ni Ruben dahil sa mga pagluluto ko. Siya kasi talaga ang taga-ubos ng mga pagkain namin dito. Nag-umpisa na nga si Mr. magluto. Sabi ko sa kanya siya na ang magluto. Kasi nga magbabasa din ako ng kamay mamaya dahil maghuhugas ako ng mga ginamit namin. Para hindi ako mapasma. Pagkatapos niya nga magluto, naghugas na muna ako ng mga ginamit naming plato. At kung ano-ano pa. Ako kasi yung tipo ng babae na gusto ko laging malinis ang aming dirty kitchen. Ayoko kasi na may nakikitang hugasan. Hugasan ko na rin tong kawali. Gagamitin ito ni Mister para magtunaw ng asukal. Iniwan ko nga muna dyan saglit si Mister. Tiningnan ko kasi itong dalawa galing sa labas, kumuha sila sa tracking nang dating naming mga tuyo. Ito naman si Ruben eh, laging nakahubad. Kala mo naman ay pagkaputi-puti eh. Unti-unti na nga siyang natutunaw mga katuyo. Ang tagal-tagal din ni hinalo-halo yan ng Mister ko bago natunaw. At pagkatapos natunaw na nga, kaya nag-umpisa na yung mister ko, inisa-isa niya muna ito sa unang luto niya. Parang nababagalan siya, kaya nilahat niya na lang. Nagpatulong na nga siya dyan kay Justin. Kasi bawal yan hayaan, baka kasi magdikit-dikit na. Ang ending, ay talaga nagkadikit-dikit eh, pero okay lang yan. O diba ako unang tumaking, napakasarap naman, may langka. Kahit ganyan yung luto namin, wala talaga nasayang dyan, naubos talaga namin. Saktong nagmemerenda kami dyan, dumating din si na Kuya Bong at yung dalawang bata, yung anak ko at si Prince. Nakimerenda na rin sila sa amin. Salamat mga katuyo sa inyong panunood, sa ulitin, bye!